Bitcoin Bump and Run Scenario. Alamin! What's up mga titos and titas? Welcome to Tito Vlogs Crypto Channel. Ngayong gabi, pagkwentuhan natin yung bump and run scenario ng Bitcoin. Ay nabasa ko lang naman pero hinimay natin, tinignan natin sa chart. Posible nga ba? Ano ba ang dapat gawin natin dito sa tambayan? Let's have a short prayer bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we explore this exciting world of cryptocurrencies. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, baka hunaligaw lang kayo. Opo, kayo po. Dito sa ating channel, ito po Tito Vlogs Crypto Channel ay second channel natin. Dito po pinag-uusapan natin anything and everything under the moon and going to the moon. Yan po, pinag-uusapan natin yung mga cryptos, no? Dito sa channel na to. Kaya kung naghahanap kayo ng ka-explore dito sa Cryptoverse, ay lika na po. Pasok po kayo mga titos and titas, ha? At pwede nyo pong i-click yung subscribe button at isama ninyo yung sana all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes po may live tambayan tayo. Crypto live. Live stream po yan kung saan pwede nyo namang ipasilip yung mga coins na inaalkansya po ninyo. Dito po sa ating tambayan, mga titos and titas, meron tayong Team Autolike, pwede nyo tabihan yan, Team No Skip Ads, Team Replay Bombers, at syempre yung Team Patreonatics na nasa front seat, pwede nyo rin husilang tabihan. Puntahan nyo lang yung www.patreon.com/titovlogs. Kung nagtataka kayo, paano magsisimula dito sa crypto, may mga nagme-message po sa atin, meron po tayong Crypto Starter Kit. Pagkatapos po nitong video na to, nandoon sa dulo. Yung link po ng Crypto Starter Kit, nandun na rin kung paano kayo mag-o-open ng account sa Binance at kung paano kayo makakakuha ng napaka 10% na rebate sa trade ninyo sa Binance. Diyan na po, makakapagsimula na po kayo pagka napanood ninyo yung Crypto Starter Kit. So ngayon, simulan natin yung ating What's Up with Crypto ngayong gabi sa pamamagitan po ng mga balita na nakalap ng ating bubuit sa Twitter ni Tito Trump. Ayan, ha? Trump, Bitcoin seems like a scam, threatens the dollar. Donald Trump told Fox Business that he has no plans to invest in Bitcoin because it just seems like a scam that threatens the US dollar's dominance. The former US president has confirmed that he is not a fan of cryptocurrencies. Ay okay lang naman din po. Hindi rin po kami fan ninyo. Trump slams Bitcoin. Donald Trump thinks Bitcoin could be a scam. In a Monday interview with Fox Business, the 45th US president answered the question on whether he had planned to invest in the leading cryptocurrency. He responded that he hadn't invested because it seems like a scam. Hindi naman niya sinasabing scam. Medyo lang, no, mga titos and titas. But then again, sinasabi dito yung threats sa dollar, mukhang hindi yan eh, no? Mukhang hindi talaga naiintindihan ni Tito Donald pa itong Bitcoin, no? Ang view natin, in-explain natin kaninang umaga dyan sa live natin, mga titos and titas, that Bitcoin could probably a digital asset, hindi siya digital currency, and could probably a reserve, no, digital reserve currency, pwedeng ganon, pero hindi siya yung magiging mode of payment probably, no. So pwedeng maging reserve currency yan pero hindi yan yung main currency. It's like a digital gold, no. Yun po yung pwedeng maging status ng Bitcoin. Bakit? Kasi napakakonti eh, 21 million lang eh, ay para pag ipantransact natin eh, di ba mga titos and titas? So it's most likely it's an asset that will appreciate, no? So magkakaroon pa ng mga ibang digital currencies, marami pa yan, pwedeng digital dollar, digital yuan, digital peso, digital walker, hindi story digital walker. Yan na next balita galing po sa Crypto Potato. Bitcoin outflows breaking records, ba? The good news and the bad news. Ito po mga titos and titas, no? Largest BTC withdrawal this year by outlining data from Glassnode, Lex
Moskovsky, the chief investment officer of Moskovsky Capital, showed the recent spike in withdrawal from central exchanges. He called it the biggest net outflow of the year as the total number of bitcoins equaled 22,550 or equivalent daw po sa $750 million even after the latest price crash. As the graph above illustrates, similar significant withdrawals typically lead to price developments shortly after. For instance, following the two substantial outflows in January, BTC's price started to appreciate. Something similar occurred in February in the previous largest withdrawal after Bitcoin had dipped to 40,000. So ano po yung ibig sabihin nung lumalabas yung Bitcoin dun sa exchange? Yan po ay tinitreat as bullish. Bakit po? Kasi po, ibig sabihin, pag lumabas yan, itatago na nila sa mga cold storage nila and they have no plans of selling it, no, in the near term, no. So most likely i-huddle na nila yan, hahawakan na nila yan, no, mga titos and titas. Kaya good news po yan, no. Baka nga kasi ito nalaglag yung Bitcoin, marami ng mga bumili ng mga whales at lumabas na po ulit sila, no. Kinuha na nila, tinago na po nila. So pwedeng ganun yung maging interpretation niyan. But wait, there's more. The bad news daw. Although the aforementioned withdrawals could be regarded as bullish development, CoinShares latest report suggests that institutions might be cooling off towards BTC. The company's paper highlighted the largest single week of outflows on record from Bitcoin-related investment products. So parang tumatamlay daw ba sa Bitcoin? Teka muna, hindi ko alam, parang bad news ba sa Bitcoin yon? Parang para sa akin yung ganun eh, kung ako mag-i-interpret eh, hindi naman tayo kasing galing na ito mga to eh, no? Para sa akin yung siguro sa short term, pwede, di ba? Pero pag tinignan mo pa rin sa long term, bullish pa rin eh. And ang good news siguro, pag sinabi mong cooling off ang Bitcoin, baka alt season tayo. Di ba? Posible tayo mag-alt season kung yan ang interpretation nitong mga magagaling na to. Ha? Yan po. Next balita. Ito na. Ito na. Dulo na natin. Last na balita na po natin to. Bear market bottom fractal says Bitcoin could soon bump and run. Basahin natin ng konti bago natin i-explain. No clear signal for Bitcoin's price except for uncertainty. Investors are puzzled as the cryptocurrency by market cap follows scrub-like price action at the time of writing. BTC trades at 35,935 at the time of this blog. BTC is trading at 32,909, no? 8:51 p.m. po Philippine time, June 8. The most bullish expert believes BTC could be forming a bump and run reversal or BRR. In 2018 and 2019, BTC's price formed this chart structure after major corrections and managed to reclaim the lost territory. Anonymous analyst Stillman compared BTC's price 2018 three-day chart versus its current 10-hour chart and found similarities at the point of bump and run reversal bottom. Eh, wag na tayo dun sa Anonymous. Dun na lang tayo sa Synonymous. Ito yung expert daw, no? Bump and run. Silipin natin na ito po yun eh, no. Makita ko dito sa libro eh. Yan po, no. So the structure, eto basahin natin. This space could extend for months but with BTC's price reaching higher lows in a narrow range and slowly retaking its previous highs. During this phase, the price forms a bowl-like structure as it climbs back to levels seen in the first place. When the price starts to leave the bowl, the chart enters a throwback to trend line before going into an uphill run towards new highs as seen below. The structure is forming and must be validated, but if it consolidates, it suggests a long season of bad news for the bears. Ayan, ha? Bad news for the bears, no? So ito po, na based dito sa libro, kung makikita ninyo, mabagal, medyo longer consolidation, no? And then may trend line tayo na pababa, ibe-break po 'yan. Una mauuntog
i-re-reject, magko-correct ng konti, tapos i-break out, tapos i-re-retest, and then yung run, di ba? O yan na yung bump and run na tinatawag, mga titos and titas. So kung i-adapt natin itong case po na to, mga titos and titas, so ang malinaw naman na sinabi nito, no, dito, no, this phase could extend for months with BTC's price reaching higher lows. So this could take months. Silipin na po natin yung chart, mga titos and titas. Ito po yung nakikita natin na pwedeng gawin nga. Sabi ko, oo nga, no, mukhang posible nga yung bump and run. Kasi probably nakakita na ba tayo ng higher lows, yun yung sinasabi dito. Last time na nag-dip tayo, it's 30,000. And then after ilang days, nag-dip tayo ulit, it's 31,100. And then today, ang lowest natin is 32,100, mga titos and titas, no? So technically, kung ito po ang pagbabasihan natin, pwedeng nagpo-form tayo ng higher lows, no? And then ito yung descending trend line, mga titos and titas. Tingnan niyo ang layo, 'di ba? Ang layo niya eh. Parang isipin mo, paano uuntugin 'to? Paano gagawin, no? So kung bump and run nga po 'yan, mga titos and titas. So malamang akyat tayo ng konti dito. Untog tayo ulit diyan sa pink. Nakikita niyo po yung pink, no? This is a daily chart po ito, no? Tapos balik na naman tayo rito. Mas mataas na to, mga 35, and then we will try to break the pink. Pwede mauntog, 'di ba? Tapos yung susunod na breakout, breakout nga pero mauuntog naman tayo dito sa channel. So probably mga 44, baba na naman tayo, and then probably i-breakout na natin ng tuluyan, mga 45, and then we will retest it sa probably mga 40, tsaka tayo aakyat. So yun yung bump and run scenario, mga titos and titas. Makikita niyo kaya sinasabing bump and run. Kasi tingnan na, balikan natin yung libro, ah. Tingnan niyo po, no. Sobrang bullish dire-diretso, 'di ba? Uphill run ang ganyan, no. Uphill run. Kaya ito po pagkatapos nito, kung tama ito, tong nasa libro na to, no. Kung tama po 'yan, pagkatapos nito, no looking back. Wala na pong malikot, seatbelt na ang kailangan natin. Wala nang malikot kung mangyayari po 'tong scenario na to. But this will not happen very fast, no. Matagal pa po tayo magko-consolidate, no. Probably kaya nga siguro maraming maiiwan, kasi bakit? Marami na pong maiinip, eh, no, sa stage lang na to. We are looking at consolidating kahit ilang weeks na tayo nagko-consolidate. Simula nung alisin na natin tong drawing natin, no. 1, 2, 3. Technically po, mga titos and titas, 3 linggo pa lang tayo nagko-consolidate simula nung nalaglag tayo. Kung isasama natin yung linggo nung nalaglag, so sabihin natin 4, no? So, kung babalikan nyo po yung mga previous videos natin, nung week pa lang na to, sinabi na natin that Bitcoin might consolidate 30 to 40K until July. Yun ang ine-expect natin. So, ngayon po ay nasa June pa lang tayo. Kung sakasakaling, teka nga, balik nga natin yung, hanggang kailan ba to? Ayun, no, kung sakasakali pa lang bump and run, yung dulong-dulo, mga July 23, no, kung tatamaan yan. Ngayon, yung consolidation natin between 30 to 40K, syempre may mga akyat ng konti, plus minus mo naman yan, no, may mga swings, no, malaki yan eh, medyo malaki din yan, so pwedeng magkaroon ng alt season dyan in between. And yung iba, kayang i-swing yan, yung mga marurunong mag-swing, marurunong magbasa ng chart, no? And the others naman na hindi nakakaintindi, malamang pag umakyat yan sa 40, tapos bumalik na naman somewhere mga 33, baka susunod na low, 33 na lang, kakabatutan na, mananawa na, mabubuisit na yung hindi nakakaalam. Aalis na, yoko na ng Bitcoin, talagang ano to, walang kakwenta-kwenta, hindi para sa akin ang Bitcoin, no? After some time, magugulat na lang sila, umakyat na. Yan po palagay ko yung gagawin ng Bitcoin, eh. Iinipin yung mga non-believers, 'di ba? Tapos pahahabulin sila pagka nandun na sa taas. Aatatin sila ngayon, hahabol sila, bagsak ulit. Kita niyo, ha, 'di ba? Ganyan ang laro dito. Kaya kailangan, eh, medyo dapat ang basa po natin medyo macro, no? Although tayo everyday binabasa natin 4 hour in one day, pero hindi nawawala, no, at the back of our mind
yung macro perspective ng Bitcoin, even the 30 to 40k range lang eh, no. Kaya we are not surprised na bumaba ulit ngayon si Bitcoin. Bakit po? Nauntog po kasi eh. Ayan po. Nauntog po kasi dito sa 40 at hindi pa natin natatouch yung bottom. Diba? So ngayon bumaba po ulit 'yan. So may tendency aakyat ba ulit? Posible aakyat po ulit 'yan. So ang alisin na natin yung drawing. Yan na yung scenario ng bump and run, ano? So para sa akin bullish 'yan kung mangyayari. Para sa akin, isa pa na scenario na titingnan natin, pwede kasing ang consolidation, ito pinost natin sa Patreon. Kung nandun po kayo, no, yung mga supporters natin, www.patreon.com/titovlogs kung gusto nyo support natin, tambayan natin, para makauna kayo dun sa mga playbooks na pinopost natin and maka-join kayo dun sa Discord channel natin, pwede ho nyong puntahan yung patreon.com/titovlogs. So itong scenario na to, pwede kasing ang consolidation natin kung sasagad ko nga is between 30 to 40k plus minus tayo, 'di ba? So we cannot discount the fact na pwede pa rin tayong bumaba sa 40, actually. Pwede pa nga sa 29 ito. Yan yung blue line eh, no. Pwede pa tayo mag-dip diyan. Pwede pa tayo mag-dip diyan. Kahit mag-dip tayo diyan, valid pa rin yung bump and run. Bakit po? Eh kasi baka buntutan lang yan eh. 'Di ba? Mga noise, no? Naririnig nyo kay Tito 'yan, may mga noise along the way. So, yung scenario po natin na consolidation between ito, taas natin ng konti hanggang dito natin, hanggang dito na po sa pink line, o taas natin ng konti. So, mga 43. Pwede pa nga tayo 43 eh. Ito, 'yan resistance na 'yan. Oh, 'yan po, no. Oh, pwede pa tayo mag 41 lang. Ano ba high nito? 42 somewhere like, mga 42 eh. Pwede pa tayo mag 42 actually eh. Itong akyat na to, pwede ka hanggang 42 kung sa daily ka nakatingin, mga titos and titas, 'di ba? Hanggang ulit dito sa pink. Oh, yeah, hanggang sa pink uli. Pwede ulit tagusin. Last time naman tinagus eh. Tinagus pa rin naman eh. Oh, pwede tagusin, pwede mauntog, pero kung conservative ka sa daily, diyan ka na lang sa pink. 41.7. Lugi ka pa ba niyan? 41.8 ano, mga titos and titas, ano? So yan yung pwedeng, kung bottom natin yung 32 something, ito yung kanina, kung bottom nga ito for this swing trade, anton low na to, 32.123, eh kung na 123 na tayo yung 32 na to, probably this week we can expect this to go back near 42, pabalik tayo dyan. Pwede rin tayong mauntog lang dito sa EMA. Ito. Kasi yan, best case scenario yan eh, no? Maaabot tayo dyan. Pwede rin this week mauntog tayo sa EMA hanggang dito lang tayo. 36.6, posible din po yan. Yang EMA tsaka MA, yan, diba? Sa daily po, gagalangin din yan eh. So yan yung mga resistances. But basically, kung titignan nyo po ngayon, 32.9 tayo ngayon. We're trading at 32.9. And our bottom, we're expecting it at 30. Konti na lang eh. No? Less than 10%. No? So yan yung outlook natin ng BTC sa daily. And pwede maging scenario hanggang Tuesday pa lang naman tayo ngayon eh. So may ilang araw pa para i-touch yung para mag-reverse tayo. Kasi usually, tingnan nyo po itong ugali ni Bitcoin ha. Sa 4 hour naman tayo nakatingin. Every time na iniiwan niya naman yung EMA, ayan, ang layo po nitong presyo sa EMA, umaakyat siya. Tinatamaan pa nga niya yung, lagpas pa nga siya sa EMA hanggang sa red nga siya. Eh, no? Ito rin, no? Iniwan yung EMA, ayan yung EMA, ito yung candle, umakyat ulit. Same with this, iniwan yung EMA, umakyat ulit. So ito, same scenario to. Iniwan yung EMA, so pwedeng umakyat. Pag umaakyat siya hanggang red, kaya niya. Ito, 35.5. Oh, yan na. Pababa na ng pababa. Diba? So, merong kang ine-expect ngayon, especially kung you're doing a bounce play, hugutin niyo po yung umattend ng webinar no Sabado. Yung pinadala natin PowerPoint presentation, diba? Yung bounce play, kung paano gagawin. So, yan yung mga resistances na pwede mong tignan if you're doing a bounce play. 35.7, 37, hanggang 41. Pag daily ka tumingin, hanggang 41. Kapag 4 hour, pwedeng 35.7 lang, untog ka na. Somewhere dyan, no? 35, 35.5, 35.7. Yan po ay areas
Hindi po yan exact price, ha, mga titos and titas. So, support natin sa ngayon, 32. Peg natin sa 32. No? Kasi hindi naman tinagos yung 32 eh. So, nandun tayo. 32.2, nandun muna yung support natin. Tignan natin kung gaano po katiba yon. So, yan ang BTC. O, ayos na tayo, ha? Bump and run. Tapos, may short-term play ka pa, ha? Saan ka pa? Dapat ay i-auto-like na yan. Pero papaalala natin bago natin ituloy itong silipan. This program is rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta po tayo, mga titos and titas, ha? Hindi to financial advice. Doge tayo, mga titos and titas. Ang aso ba? Ang aso ba? Ang aso ba? Parang Bitcoin na rin yung chart nito. 32 tayo. Pag nag-reverse si Bitcoin, reverse to. Probably, abot tayo hanggang dito sa blue line na sa 37. Sa daily niya, kung daily titignan natin, paabuti natin sa EMA. 35, hindi, mababa. As mababa to, 35. 37 din. 35 nga lang yung EMA eh. No? Ang pinagkaiba po ni Bitcoin at saka ni Doge, si Doge kasi nag-cross na yung MACD sa daily eh. Si Bitcoin pa-cross pa lang. Hindi pa nga natin alam kung magko-cross o baka mamaya fake eh. Parang kiss lang. So, ang support ni Dogecoin, ito, meron tayong trend line pa. Meron tayong nakitang head and shoulders dito, di ba? Last time. Yung head, shoulders, tapos neckline. Hindi pa naman niya binibreak yung neckline. Ito yung sabi natin eh, no, na neckline. Yan. Ito yung nakita natin dati. Kung tama po itong drawing natin, ano, head, shoulders. Kung aalisin natin yan, may downtrend na rin tayong nakikita rito. So, yan po ay series ng higher lows. No? So, kailangan po ay mabreak yan muna para bumalik ang sigla ng mga pet lovers. Mga dog lovers. Ha? So, kailangan mabreak din muna yan. Mag-trade tayo above, at least above dito sa blue line. Baka sakaling bumalik ang sigla ng mga dog lovers. Pero for the meantime, hanggat hindi nabibreak yan, expect nyo po pababa ng pababa ito. Next support natin, kung linya yung titignan natin, 23. Pwede tayo dyan pulutin sa 23 area. Yan po ang aso. Ito, sakalam, TPUL. Grabe. Grabe, TPUL. Siya lang ang sakalam. Nag-all-time high na po si TPUL. Congratulations. Doon sa mga nag-hold, diba? Ano sabi natin sa Patreon playbook natin? Hold until the bull market is over. Okay? So, kung nakabili kayo somewhere here, 36, nakabudega kayo somewhere here, or somewhere here sa 45, nakahold lang kayo, may kita na. May pera na. Diba? Ganyan po dito sa altcoin. Once na bumalik ang bull market, lahat po yan ng mga coins na may laman, eh kahit ngayon wala, lumilipad eh. Eh, how much more yung mga magagandang projects like Theta and TFuel. Si TFuel po, ang catalyst, sabi kanina ni Tito Gilroy sa atin doon sa Tambayan, magkakaroon ng staking, no? Sa, may mainnet si Theta sa June 30, tapos magkakaroon ng staking si TFuel. Kaya si TFuel ay minamadali na nilang budigahin. Breakout na po ito, palagay ko. Yung 56, magdo-double tap pa ba ito? Parang sa lakas na momentum, wala na, nandito na lahat ng attention eh. Parang mukhang breakout na yan. Kung sakasakali man na magko-correct, hanapan natin ng 48 o 50 siguro. Diba? Kung sakasakaling magko-correct sa 4 hour. Ayun, dito sa EMA 13, 51, 52, pwedeng nandyan po. Kung sakasakaling magko-correct si Theta. Eh, yung nanay, yung TPU, ay, si TPUL pala yan, ha? Si Theta, yung nanay. Subukan natin. Eh, kasi anak lang yan, eh. Para gusto, hindi mahahabol. Mahahabulin kaya ito, 8, tapos wala pang $1 yun. Eh, ito, nasa $8 na, no? So far, si Theta po ay nag-form naman siya ng higher low rin. May trend line tayo. This is the 4-hour chart. Maganda rin yung performance niya. Probably because of the mainnet, no? Few projects na nakita natin na kayang lumaban sa bugbugan ni Bitcoin. Itong si Theta, no? Isa pa yung Matic, yung ADA, no? So, ito pong
altcoins, mga titos and titas, in-explain din natin kung ano yung mga altcoins na yan dun sa Crypto Starter Kit. So, panoorin nyo rin po yun. So, ito mga very few na matitibay ang galing. So, si Tata, mainnet, inaantay, mainit daw, eh, buksan ang aircon. $10 to break tayo. Parang may ascending triangle tayo nakikita dyan. Ayan, ha. Oh. So, mukhang $10 to break tayo kay Tata. Ngayon, sitting at its support. Yan, 200 moving average sa 4-hour chart. Sa daily ba, may haharang pa ba sa atin? Eh, ma 13, sinasalo rin, ano? MACD po sa daily, silipin nyo lang to. Baka sakaling mahiya at hindi tagusin yung zero, masisira yung pattern. Magko-consume muna yan or kaya buka bumagsak. Pero kung tagusin yung zero, so most likely, in the coming days, pwedeng i-break na yan, $10. Congratulations sa lahat na nakabudega sa Tata and T Fuel. Last na po natin, GTO. Ito pa is, ito hindi ko rin alam kung bakit umaakyat, pero umaakyat eh. Oh, di ba? Sa kalam din to, it's up po siya today ng 17 points. Tuloy-tuloy yung pag-akyat ha, simula nung nag-bottom oh. Oh, bottom ng 18.018, ngayon ay 57 na. Ang next resistance ni GTO will probably be itong area na yan, 70 to 80. Yan, 70 to 80 na tayo tumingin. Yan, ang next resistance. So, para rounded bottom nga. Eh, oh. Para rounded bottom yung ginagawa. Magka-cup and handle ba? Hindi natin alam. So, ang support ni GTO, nandun din naman sa support eh. Yan, sa 4 hour ah. Ayun, EMA 13 sa 4 hour. Nasa 54 po ngayon yan. Pero umaakyat yan. Pwedeng abutan mo yan sa mga 58, 59. Area. Eh, yan na. Paano, mga titos and titas? Maraming salamat po ulit. Sana may natutunan po kayo sa session natin ngayon, especially yung bump and run. No? Magkita-kita po ulit tayo bukas. As always, trade wisely. God bless you all. Bye!